Samantala, nagbibigay naman ngayon ng talumpati sa sesyon ng Senado si Senador J.V. Ejercito kaugnay ng State of the Nation Address ni Pangulong Aquino. Panoorin po natin ito. Ang Pangulong Benigno Aquino III, umaasa ng mabilis na aksyon, konkretong resulta at tunay na pagbabago ang sambayan ng Pilipino. Ginoong Pangulo, napakagandang pakinggan ang mga itinitalya sa SONA. Masasabi nating ito na ang pinakamagandang SONA ng Pangulong Aquino. Malumanay, malaman sa katuparan, at walang gaanong bahid ng pasaring sa mga kaaway sa politika. Subalit, Ginoong Pangulo, gaano man kaganda ang narinig natin sa SONA, tila maraming issue ang hindi nabigyan ng linaw. Ang datos o istatistikang binanggit ay hindi marahil sumasa ilalim sa tunay na sitwasyon ng ating mga kababayan, lalo na ang karaniwang masang Pilipino. Minabuti ko tumindig ngayon, Ginoong Pangulo, upang piabot ang tinig ng mga karaniwang mamamayan, ang mga kapuspalad sa mga lansangan, ang mga magbubukid, ang ating mga kababayan patuloy na nalulugmok sa kahirapan at pinapasan araw-araw ang bigat at pamparusa ng pamumuhay. Ito ang katotohan, makatotohan ng katayuan ng ating mga kababayan. Marami ang walang oportunidad, walang maliwanag na kabuhayan, walang ginhawa, at walang malinaw na kinabukasan. Ginoong Pangulo, magandang pakinggan ang pagtaas ng investment grade ratings na makakatulong sa pagsulong ng ekonomiya. Tumaas daw ang koleksyon ng buwis ng 500 bilyong piso. Subalit walang pagbabago sa tax to GDP ratio na siyang tunay na batayan kung totoong lumakas ang pananalapi ng bansa. Malaking ambag din sa pagsigla ng ekonomiya ang pagtaas sa paggasto sa infrastruktura. Subalit sa nakalipas sa 3 taon, ang infrastructure spending sa ating GDP ay hindi lumagpas ng 2%. Nananatiling kulelat pa rin ang Pilipinas sa kalidad ng infrastruktura mga bayang miyembro ng ASEAN 5. Ginoong Pangulo, ang mababang kaligad at kakulangan ng infrastruktura sa ating bansa ang nagdudulot ng mabigat na daloy ng trapiko na isa na rin sa dahilan na babagal na ekonomiya. Ayon sa JICA, tinatayong 2 bilyong piso kada araw ang nasasayang dahil sa usad ng trapiko sa ating bansa. Nakapagtatakatuloy kung talaga bang naabot ng Pamela Aquino ang 7.5% na pagtaas sa GDP ngayong taon. Kaiba ito sa forecast ng IMF na babagal ng 6.2% ang ating ekonomiya sa taong ito at malamang na manatili na sa numerong ito hanggang 2016. Malaki pa ang pangangailangan para sa karagdagang kalsada na makabagong riles na tren ng modernong daungan at paliparan. Ito dapat ang mga prioridad na tunay na makakatulong sa pag-unlad ng ating ekonomiya at magdudulod na oportunidad para sa ginhawa ng bayan. Ginoong Pangulo, malala ang kawalan ng trabaho, malala ang kahirapan. Sa ngayon, nasa 7.25% ang walang trabaho mula sa kabuuang labor force sa bansa. Pinakamataas tayo sa buong Southeast Asia. Tayo rin ang pinakamababang foreign direct investments sa ASEAN region. Mula 2011 at 2013, higit kumulang 8 bilyong dolyar na FDIs lamang ang pumasok sa Pilipinas na pinakamababa kumpara sa ating mga karatig bayan. Halos hindi na nga nadaragdagan, nabawasan pa ang mga investor sa ating bansa. Tulad ng pag-aalis sa baluta ng ilang malalaking kumpanya, maaaring nakadagdag din sa pangamba ng foreign investors ang paglala ng tensyon sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at gobyerno ng China hinggil sa West Philippine Sea. Malaking balaki din ang labi sa pagbubuwis at sobrang paghihigpit sa kinakailangan dokumento ang wala sa lugar na pag-uusisa sa kakayanan ng foreign investors at di mainaasahang pagpapataw ng mga buwis. Sa kabuuan, Ginoong Pangulo, kailangan maakit natin ang investors na mamumuhunan sa ating bansa upang hindi lamang palakasin ang ekonomiya, bagkos ay para mabigyan ng trabaho ang milyong-milyong Pilipino na walang hanap buhay. Kailangan bigyan sila ng maayos na investment climate, matinong infrastruktura,
maliwanag na proseso ng pagbibigay ng lisensya, maayos na sistema ng komunikasyon at transportasyon, at makatuwirang singil sa kuryente. Ginoo Pangulo, naniniwala rin ang ating makabayan na ang pinagmamalaki nating pag-unlad ng ekonomiya ay hindi naramdaman at walang trickle-down effect sa mga Pilipino. Para sa ating mga karaniwang mamamayan, ito ay istatistika lamang na bukang bibig ng ating pamalan at lamang ng pahayagan. Ibig sabihin ay hindi po ito inclusive. Panoorin po natin. Pababae naman ang bilihin. Napakataas naman ang aming bilihin. Isang kilong bigas ay hindi ko masasali sa maghapon. Dati 30 lang ang bigas. At ngayon 40 na. 43 na. Tumaas ang halaga ng bigas mula 30 pesos kada kilo noong 2012 hanggang 42 pesos kada kilo ngayon. Sumirit din ang presyo ng pagkain agrikultural katulad ng magulay ng 10 hanggang 30%. Pati bawang at arena tumaas ang presyo. Ito talaga, Ginoo Pangulo, ang may tunay na growth rate. Tumaas ang presyo ng LPG mula 516 pesos kada tangke noong 2012 na ngayon ay 840 pesos na. Patuloy din ang pagtaas ng gasolina mula 39 pesos kada litro noong 2012 at naging 53 pesos naman noong 2013. Pataas ng pataas ang bilihin, sahod na lang ang hindi tumataas. Ginoo Pangulo, kung pag-uusapan ng kakayahan ng bawat Pilipinong gumastos, hindi gumagalaw sa 466 pesos ang arawang minimum na sahod ng manggagawa sa NCR. Batid nating pinakamataas na ang sahod na tatatanggap ng manggagawa sa NCR kumpara sa na tinatanggap sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Mismo ang ating mga kababayan, Ginoong Pangulo, ang nagsasabi na patuloy ang paglala ng kahirapan. Ayon sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations, 55% ng pamilyang Pilipino ang nagsasabing mahirap, naghihirap sila kumpara sa 53% noong Marso 2014. Ganito rin ang lumabas sa Pulse Asia Survey noong 2013 na kung saan 55% ang nagsabing mas malala ang buhay nila ngayon at 36% ang walang pagbabago. 5% ang nagdeklarang mas sumama ang kalagayan ng ekonomiya ng bansa. Ginoong Pangulo, hanggat kayang bilhin lamang ng mga Pilipino ay patingi-tingi sachet na toothpaste at shampoo, sulit pack na dilata, instant noodles pangtanghalian at panghapunan, isang hating sabon ay nangangahulugan na napakababa ng kakayanan ng ating kababayan para gumastos. Bakit hindi natin ambisyonin nang mabili nila ay kahon-kahon, galon-galon at buong pakete at ibang-ibang produktong kailangan nila? Kapag nangyari ito, doon lang natin masasabi na umahon na nga sila sa kanilang hikahos sa buhay. Kinikilala natin, Ginoong Pangulo, ang pagsusumikap ng Pamalang Aquino na maitaas ang antas ng mga produktong agrikultural. Sa kabila ng palagi ang pananalasa ng mga bagyo sa bansa, magandang pakinggan ang nagawa ng DPWH at DA ng mga bagong kalsada para sa sektor ng agrikultura. Subalit dahil sa makalumang mga makinarya, sasakahan, kakapusan sa pondo at kahirapan sa kompetisyon sa importasyon, hindi naging makabuluhan ang paggagamit sa mga kalsadang nabanggit. Nakapagtataka na rin ang nangyayari sa katayuan ng supply ng ating bigas. Mukhang kailangan nating ipaliwanag kung bakit 2 taon na ang nakaraan nang sabihin ni Agriculture Secretary Proseso Alcala at ibinida pa sa dating sona ng Pangulo na hindi na raw tayo mag-i-import ng bigas, sa halip daw tayo na ay mag-i-export ng bigas sa ibang bansa. Pero ang totoo ay kabaligtaran ang nangyari ngayon. Hinggil naman sa irigasyon o patubig, napakaraming pondong nalikom ng nakaraan at kasalukuyang pamalaan at ginastos para rito. Ang tanong, bakit nananatiling isa pa rin ito sa pinakamalaking problema ng ating mga magsasaka? Ayon sa International Rice Research Institute, isang dahilan kung bakit nag-i-import ng
ang bansa ng bigas ay ang kakulangan ng maayos na infrastruktura sa irigasyon na nagdudulot ng kakulangan ng produksyon. Naging masahol pa ang problema dahil ang proseso pag-i-import ng produktong pang-agrikultura ay nababahiran pa ng talamak na katiwalian kung saan ang mga smuggler at mga kakuntsaba nila sa gobyerno lamang ang nakikinabang. Ang nakapagtataka lamang, sa kabila ng tanggalan ng opisyal at reorganisasyon sa customs, patuloy na namamayagpag ang smuggling, lalo na ng agricultural products. Ayon sa ulat ng IMF, lumobo ng higit 15 milyong piso ang smuggled goods sa kasalukuyang administrasyon. Nagkaroon ng sunod-sunod na pagdinig ang Senado na tumutukoy sa mga smuggler, pero parang malayo pa ang konklusyon nito. Subalit, mabuti naman at nakapagsampa na ang DOJ ng kasong kriminal laban sa negosyanteng si David Bangayan at iba pa nitong kasamahan hinggil sa smuggling ng bigas. Sana lamang ay maganap ang pagpapakulong sa mga smuggler sa bansa. Kawawa naman ang ating mga magsasaka. Inaapi na nga, sinasakan lupa, pati ba naman sa kaninang produkto ay nasasapawan pa ng murang smuggled products. Napapanaw na rin ituring ang smuggling bilang economic sabotage. Nararapat na rin gamitan ng makabagong electronic technology sa lahat ng transaksyon sa customs upang masugpo ang walang habas na talamak na smuggling. Inang Pangulo, ako po'y nangangamba kapag ipinatupad na sa 2015 ang ASEAN Free Trade Agreement o AFTA, kapag pumasok ang murang asukal mula sa Thailand, murang bigas mula sa Vietnam at Cambodia at iba pang agricultural products ay unting-unti nitong papatayin ang sektor ng agrikultura. Nararapat na suportahan ang sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng modernisasyon ng makagamitang bansaka, post-harvest facilities at makabagong rice and sugar mills para naman may laban ang ating mga magsasaka. Kailangan din bigyan ng subsidy ang mga magsasaka para pambili ng makagamitan at fertilizers. Maganda sa pandinig ang layunin ng CCT. Ngunit hindi tayo kumbinsidong sapat ito bilang isa sa mga pangunahing poverty alleviation program ng Administrasyong Aquino. Ito ay dapat bigyan ng rekadong cash for work at job generation programs. Sa kahit anong angulo kasi tingnan ang CCT, isang dole-out program at pansamantala na solusyon lamang sa napakalawak na saklaw ng kahirapan. Lumawak ang sakop ng CCT beneficiaries sa 4 milyong Pilipino at tumaas ang pondo ng 62 bilyong piso ngayong taon. Taon-taon itinataas ang pondo para sa CCT. Ito lang ba ang aasahan ng mga may hirap na pamilya? Kailan ba sila mabibigyan ng oportunidad para sa trabaho at sapat na sahod? Sana maging maliwanag din ang plano ng pamahalaan kung paano at kailan ito magtatapos. Huli na pero nagpapasalamat tayo sa pag-amin ng pamahalaan sa nakaambang kakulangan sa supply ng kuryente. Sa wakas, naamin na rin ni Secretary Padilla. Sa totoo lang ay taong 2010, ramdam na ng bayan ang problema sa kuryente, lalo na sa Mindanao. Tahala pa lamang ng Pangulo noon ay nakaranas na tayo ng ilang rotating brownouts, lalo na po doon po sa Mindanao. Maging sa Luzon grid ay inaasahan na magkukulang ang supply ng kuryente sa taong 2015. Malaking isyu ang kakulangan sa supply ng kuryente dahil apektado ang lahat ng kabuhayan. Katakatakang hindi gaanong ito nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Ang planong harapin ang krisis na nagbabanta sa ekonomiya at sa ating kabuhayan. Hindi kaya ang maulat na nakakarating kay Pangulong Aquino ay salat sa katotohanan? Kulang o minagic para gumanda? Hindi kaya ipinaabot na lamang ng ating makalihim ang makatotohanan kapag malala na ang problema? Maaari tayong sumang-ayon sa emergency powers, ngunit sa kondisyon na ito ay may katambal na comprehensive energy plan. Ang planong ito ay dapat na magsisilbing pangmatagalang solusyon sa lumalaking pangangailangan ng supply sa elektrisidad.
dapat ay isaisip ang kapakanan ng ating mga kababayan, lalo na sa presyo ng kuryente, na lahat tayo ay bigat na. Pwede rin isama sa energy plan kung paano ikukonsidera ang ibang pagkukunan ng enerhiya at pag-aralan kung ano ang pwedeng gamit, paggagamitan ng Bataan Nuclear Power Plant. Kailangan din ma-review ang EPIRA sa pagbibigay ng kapangyarihan sa gobyerno na mamagitan at magtayo ng mga bagong planta lalo na't may krisis sa kuryente sa kasalukuyan. Makakatulong pa ang 1,000 trabaho na maliliklan nito at pampriming sa ekonomiya. Mahalaga solusyonan ang krisis sa kuryente ng Administrasyong Aquino dahil mahihirapang makamit ng bansa ang daang batuwid kung ang daraanan ay madilim at walang ilaw. Inanunsyo sa SODA ang pagbaba ng 3% ng ating poverty incidence. Ang tanong lamang ng bayan ay paano ba sinukat ang bilang ng mahihirap? Ang pagsukat ba ng pag-ahon sa kahirapan ng ating mga kababayan, ginong Pangulo, ay batay sa pagkain ng pamilya na 3 beses sa 1 araw? Ang kakailangan makabili ng mga pangunahing bilihin? Ang pagkakaroon ng sapat na kita at trabaho upang tustusan ang pangangailangan ng pamilya? At ano ang boses ng mamamayan sa balitang ito? Sumasang-ayon ba sila sa datos na ito? Kung higit 2 milyon ang umahon sa kahirapan, siguro naman ay ramdam nila ito kahit panandalian lamang. Maaring gumanda ang ekonomiya, subalit tila 3-5% lamang ng populasyon ang nakaramdam nito. Ang tanong ng ating mga manggagawa, yan po ang talumpati sa Senado ni Senador J.V. Ejercito kaugnay ng State of the Nation Address ni Pangulong Noynoy Aquino. Kabilang sa mga puntong sinabi niya, ang mga problema raw sa ekonomiya ng bansa paliwas sa ilang punto sa sona ni Pinoy. Kasama na rito ang pagbabaraw ng bilang ng mga investor, pagtaas ng presyo ng bilihin kabilang ang bigas, pati na ang presyo ng produktong petrolyo. Pataas daw ng pataas ang presyo ng bilihin pero ang sahod ng mga manggagawa ay mababa pa rin. Pinunarin niya ang talamak daw na katiwalian sa industriya ng importasyon. Pinakatalamak daw ang smuggling sa mga produktong agrikultural. Tinukoy din ni Ejercito ang kakulangan daw sa supply ng kuryente sa bansa na dapat daw ay binigyang pansin ni Pinoy sa kanyang sona. Sisikapin po natin kunan ng reaksyon tungkol dyan ang Malacanang.